Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Bibigyan ng kaukulang hatol na naaayon sa bigat ng nagawang kasalanan. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo, napapanood sa telebisyon, mga kasong dapat lamang magkaroon ng tamang payo katulad ng inheritance claim of disowned child dito sa Hukumang Pantahanan! Napakatagal naman ang Maynard na yon. Wala talaga yung pinagbago ang lalaking yon. Sana, Dad, pumunta siya. Alonso, huwag ka malungkot. Dapat masaya ka. Kasi isa ka ng abogado. Nagbunga din ang paghihirap mo. Congratulations, anak. Anak, palagi mong tatandaan, ha? Na kami ng mama mo, sobrang proud sa'yo, ha? Thanks, Pa. Ma, para sa inyo at sa anak ko, itong tagumpay ko. Oh, don't worry. Naniniwala akong ma-appreciate niya ang tagumpay ng ama niya. Oh, ayan na pala si Maynard. Teka, tatawagin ko. Hey, Maynard! Dito! Oh, maupo nga, maupo nga. Order na ako ng pagkain natin. Oh, by the way, di ba babatiin ang Kuya Alonso mo? I'm sure naman kanina nyo pa pinupuri ang magaling at matalino kong kapatid. Pero sige, congratulations Kuya Alonso. Salamat. Maynard, dapat mong tularan ang Kuya Alonso mo. Ilang taon siyang naghirap mag-aral at magtrabaho. Pero tingnan mo naman ngayon, ha? Abogado na siya. Kaya ipinagmamalaki ko ang kuya mo. Sana naman ikaw sumunod din sa yapak niya. Isa sa katangi ang nagustuhan namin sa Kuya Alonso mo, eh ang kaseryosohan niya sa buhay. Gold-driven siya at mataas ang ambisyon. Kaya ikaw, Maynard, magseryoso ka na. Huwag puro diversyon ang nasa utak mo. Kaya katuloy palaging sablay. Ilang beses ka na bang nag-take ng CPA board exams? Hindi ka pumasa-pasa dahil hindi ka seryoso. Hindi ka tulad ng kuya mo. Isang take lang, pumasa na. At nag-top pa. Teka nga, Dad. Pinapunta niyo lang po ba ako dito para purihin sa harapan ko si ang kuya? Ang boses mo. Marami nakakalunin. Bakit kayo ganyan? Puro na lang siyang magaling. Palaki niyo na lang kami pinagkukumpara. Hindi ka namin minamaliit, Maynard. Sinasabi lang namin sa iyo na maging mature ka na sa pagharap sa buhay mo. Tularan mo ang kuya mo. Oh, wala namang masama doon. Hindi ko kailangan pang tularan ang kuya kong yan. May sarili akong diskarte para maging matagumpay din ako. Sariling diskarte? Ganun pala. Pero bakit palaging sablay? Maynard, yan ang hirap sa'yo. Masyadong mataas ang pride mo. Matuto ka namang makinig sa pangalan ng mga magulang mo. Pa. Tama na po. Baka ma-high blood kayo. Maynard, bakit bang ang init ang dugo mo sa Kuya Alonso mo? Wala naman siyang ginagawang kasalanan oo, sa'yo. Oo, wala siyang ginagawang kasalanan. Pero kayo, meron. Magdaan! Magdaan-daan ka ng paralita mo.
Binabalaan kita, Maynard. Kung ipagmamalaki nyo lang si Kuya Alonso sa harapan ko, then you're wasting my time. Maynard! Aalis na ako. Maynard. Meron pa akong pupuntahan na mas mahalaga. Bye. Alonso, anong oras darating ang girlfriend mo? Huwag ko kayong mag-alala pa. Nag-text po sa akin si Jessica na malapit na siya sa subdivision natin. Na-traffic ko kasi siya sa may Katipunan eh. Tinawagan ko na rin po yung guard ng subdivision na papasukin ang taxi na sinasakyan ni Jessica. Okay. Good. Anyway, anak. Ano, kumusta na ang trabaho mo, ha? Okay naman po. Malakas ang laban namin ng kliyente ko sa kasong hinahawakan ko. Mm-hmm. Kumpiyansa ako na may papanalo ko ito. Oh, anak, ipagdarasal ko yan. Sir Alonso, nasa labas na po yung bisita nyo. Pa, si Jessica na po yun. Oh. Susunduin ko lang po sa labas. Oh, sige, Indang. Papasukin mo na siya. Sabihin mo, dumiretso na sa family room. Opo, Ma Mariana. Ma, pa. Mm. girlfriend ko. Si Jessica. Jessica, mga parents ko. Sina Osmar at Mariana. Magandang gabi po, Sir Osmar. Ma'am Mariana. Ah, magandang gabi rin. Maupo ka, anak. Ah, nga pala, tito at tita na lang ang itawag mo sa amin, ha? Salamat po, tita. Pa, siya yung sinasabi ko sa inyo na nagwo-work sa law office namin. Mm-hmm. CPA siya. At kasalukuyang nag-aaral ng law. Wow! I'm so impressed. Kung sa bagay, mukhang matalino ka, iha. Tsaka, abugada na ang aura mo, ha? Thank you po, Tito Osmar. Jessica, bagay ka sa anak namin. Kaya nga ngayon pa lang, sinasabi na namin sa inyo na asawa ko. Botong-boto kami sa relasyon niyo. Talaga po. Salamat po, ma. Pa! Anyway, darating pala si Maynard dito. I invited him na mag-dinner mamaya dito. Ay, naku, Mariana. Siguradong gulo na naman ang hatid ng lalaking yan. Pagpasensyahan mo na si Maynard, Osmar. Anak mo pa rin siya. Ma'am Mariana, nandito po si Sir Maynard. Ma'am, Dad. Jessica? Jessica, anong ginagawa mo dito? Maynard? Ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Magkakilala kayo ni Jessica, Maynard? Bakit nandito ang babaeng yan? Girlfriend ko siya. Ano? Girlfriend? Jessica, anong ibig sabihin nito? Ipinagpalit mo ako sa kapatid ko? Sandali, teka. Anong ibig sabihin nito, Maynard? Girlfriend ko lang naman yang si Jessica. Maynard, matagal na tayong hiwalay. Wala na tayo nung maging boyfriend ko yung kapatid mo. Hayop ka, Jessica! Maynard! Sumusobra ka na! Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masamang girlfriend ko! Bakit, kuya? Totoo naman ang sinabi ko, ha? Hayop ang babaeng yan! At ikaw, mang-aagaw ka! Kung sa bagay, pinagsawaan ko na yan eh. Kaya iyong iyon na yan. Hayop ka! Ano ba yan? Gusto mo talaga ng away, ha? Pais, magbibigyan kita! Maynard! Maynard! Tama na! Huwag mo susupin ang kuya mo! Please! Maynard! Lumayos ka sa pamamahay ko. Kahit kailan, talagang black sheep ka sa pamilya! Sige, Dad! Kampihan mo pa si Alonso! Kung sa bagay, siya lang naman ang anak ninyo eh. Wala kayong ibang bukang bibig, kundi ang taong yan! Maynard! Ako siguro, baka ampun lang ako! Kaya ganito ang trato nyo sa akin! Kahit kailan, hindi ako nakaramdam na minahalin nyo ako! Sige! Ako na ang talo! Ikaw, Kuya Alonso! Pinagsisisihan ko na naging kapatid kita! Maynard! Sinusuka kita! Tandaan mo yan! Sige! Diyan na kayo! Magsama-sama kayo! Kailan talaga napakasuwail na anak? Nakita mo tuloy-tuloy! I'm sorry. Oh my. Hindi ko kalain. Aabot sa ganitong sitwasyon. Wala kang dapat ihingi ng sorry, Jessica. Mariana, nakita mo? Gumawa na naman ang eksena ang Maynard na yun!
Kaya maiksi na ang PC ko sa lalaking yun. Kapag hindi pa nagbagong ugali ng taong yun, itatakwil ko na siya bilang anak! Oh, Alonso, anak. Mukhang kinagabahan ka. Alam ko, huwag kang kabahan. Ilang oras lang, mapapangasawa mo na si Jessica. Ha? Pa, hindi po ako makapaniwala na ikakasal na kami ni Jessica. Excited na ako. Uy, relax lang, ha? Ayos nga pala, anak. Naayos ko na yung last will and testament ko sa tulong ni Attorney Salgado. Ha? Oh, Alonso, oh, you're so handsome. Manang-mana ka talaga sa papa mo. Salamat, ma. You know what, anak? Hmm? Tamang babae ang napili mo. Alam namin magiging mabuting asawa si Jessica sa'yo. Ah, teka, anong oras na ba? Malapit na pala magsimula ang seremonyas. Nag-text sa akin kanina ang nanay ni Jessica. Sabi, on the way na raw sila sa simbahan. Pa, si Maynard, pupunta ba siya? Hindi darating yun kasi hindi naman siya imbitado. Oh, smart. Si Maynard, palapit sa atin. Ano? Maynard? Bakit ka nakasuot ng itim? Kasal ba itong pinuntahan ko? Akala ko kasi lamay. Maynard, huwag kang magsisimula ng gulo rito. Maynard, hindi mo pa rin matanggap na ako ang minahal ni Jessica sa halip na ikaw? Matagal ko nang tinanggap yon. Besides, hindi lang naman si Jessica ang babae sa mundo. I deserve a better girl. Bakit ka ba nagagalit sa akin, Maynard? Sinikap ko namang maging mabuting kapatid. Hindi mo ba alam? O sadyang nagtatanga-tangahan ka lang? Okay. Kung sakaling hindi mo pa alam, oo, galit na galit ako sa'yo. Bakit? Una, inagaw mo sa akin ng atensyon ng mga magulang natin. Palaging ikaw na lang ang magaling sa paningin nila. Kahit kailan hindi ko naramdaman sa kanila na importante ako sa pamilyang ito. Niminsan hindi ako nakatikim ng papuri sa kanila. Because you always stole the spotlight away from me. Pangalawa, inagaw mo rin sa akin lahat ng oportunidad na dapat sa akin. Hindi ko lang iisa-isahin yun dahil alam mo yun. At pangatlo, inagaw mo sa akin si Jessica. Ang hirap sa'yo, Maynard. Masyado kang insecure, inggitil sa kapatid mo. Kaya tuloy puro sablay ang mga desisyon mo sa buhay. Siguro sa ngayon, Kuya Alonso, ikaw ang nakalalamang. Kumbaga nasa iyong spotlight. Pero ito ang tatandaan mo. Darating din ang panahon na maaagaw ko rin sa iyong spotlight. At kapag nangyari yun, tama na. Hindi ako mangingiming tapanga. Mong sirain ang kasal ng kapatid mo, Maynard! Get out. Get out! Osmar! Osmar! Hindi ka alis? Ha? Gusto mo akong kumalatkat sa'yo papalabas ng simbahan? Oh my God! Get out! Get... Okay, fine! Fine! Aalis na ako! Magsama-sama kayo sa impyerno! Mariana! Mariana! Osmar! Hindi ako mag... Ano sa'yo? Hindi ako mag... Osmar! Ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan! Hello? Napatawag ka, Attorney Jimenez. Maynard, first of all, condolence. Nabalitaan ko ang pagkamatay ni Osmar 3 weeks ago. Salamat. Marami ka bang ginagawa? Because I need to talk to you. Marami akong tinatapos na accounts ngayon. Anyway, may problema ba? Yes, Maynard. This is urgent. Saan ba tayo pwede magkita? Sige, magkita tayo sa cafe malapit dito sa building namin. Tungkol saan ba ang pag-uusapan natin? Tungkol ba sa mga mana ko? Yes, Maynard. At may malaki kang problema. Okay.
Maynard, have a seat. Attorney Jimenez, tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? At anong problema? Huwag kang mabibigla. Pero tungkol sa mana mo. Bakit? Ano-ano bang mga properties ang pinamana sa akin ni Dad? Nakasaad sa last will and testament ng yumaong mong ama na ang kalahati ng ari-arian niya ay mapupunta sa iyong ina at ang kalahati ay mapupunta sa kapatid mong si Alonso. Anong ibig mo sabihin? Hindi ako pinamanahan ni Papa? Oo. At ang dahilan, ikaw daw ay itinakwil ng iyong ama. Ano? Hindi pwede yun! Hindi ako papayag! Nakasaad pa sa last will and testament na si Alonso ang magdedesisyon kung pamamanahan ka o hindi. Ang suspecha ko, malaki ang impluensya ng kapatid mo sa naging desisyon ng ama mo. Hindi pwedeng gawin nila sa akin to! Mag-ahabol ako sa korte! Hindi ako papayag na wala akong makukuhang mana! Mga kaibigan, narito po si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa inheritance claim of disowned child. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay sinasaklaw ng Law on Succession sa Civil Code of the Philippines. Ang disinheritance ay testamentary disposition na nagtatanggal sa isang legal na tagapagmana, tinatawag din na compulsory heir, ng kanyang bahagi o mana na tinatawag naman ng civil code na legitimate mula po sa nagpapamana. Mahigpit po ang requirements kaugnay sa pagtatanggal ng mana dahil ang pagmamana ay mismong batas ang nagtatakda. Ang batas din ang nagsasabi kung kailan lamang maaaring tanggalan ng mana ang isang tagapagmana. May mga formal na requirements din po ang batas para sa pagtatanggal ng mana. Dapat ito ay nasasaad sa will, isa sa mga dahilan na nakasaad sa batas. Ang dahilan na ito ay malinaw na nakasaad sa will. Ang pagtatanggal ng mana ay dapat na unconditional o walang kondisyon. Dapat din po ito ay ganap at hindi partial lamang. Yung dahilan na nakasaad ay totoo. At kung ang dahilan ay itinatanggi ng tinatanggalan ng mana, dapat po mapatunayan ng nagtatanggal ng mana o kung sino mang nagsampa ng petisyon para sa probate ng will na totoo ang basihan ng disinheritance. Ano ba ang sinasabi ng batas para tanggalan ng mana ang isang anak? Una, napatunayang pagtatangka sa buhay ng testator o nagpapamana sa kanyang spouse, descendants, or ascendants. Kalawa, yung tinatanggalan ng mana ay inakusahan yung nagpapamana ng isang krimen na may parusang kulong ng 6 taon or more at ang akusasyon ay napatunayang wala namang basihan. Ikatlo, yung tinatanggalan ng mana ay convicted ng adultery or concubinage with the spouse of the testator. Ikaapat, sa pamamagitan ng fraud, violence, intimidation, or undue influence, napilit po si testator na gumawa ng will o kaya ay baguhin ito. Ikalima, walang dahilan na pagtanggi ng magmamana sa pagsustento sa nagpapamana. Ikaanim, pagmamaltrato ng magmamana sa nagpapamana sa kanyang anak o magulang. Ikapito, living dishonorable or disgraceful life. At ikawalo, conviction ng isang krimen na may parusang civil interdiction. Kung wala po sa mga binanggit ko ang basihan ng pagtatanggal ng mana o disinheritance, hindi po maaaring ipatupad ang will, lalo na ang pagtatanggal ng mana. Sa kwento po ni Maynard, wala namang binanggit na sitwasyon na pasok sa alinman sa mga binabanggit ng batas. At ayon po sa Article 918 ng Civil Code, ineffective disinheritance shall annul the institution of heirs in so far as it may prejudice the person disinherited. Sa madaling salita, hindi po maaaring tanggalan ng mana si Maynard, kaya't maaari niyang habulin ang kanyang mana. Yan po ang hukumang pangtahanan ngayong umaga. Ako po ang Panyaran ng Bayan, Attorney Rina Seco, at maririnig ninyo ako bukas, araw ng Linggo, 9 to 10 in the morning sa programang Review
At gayon din sa Dos Compañeras, 6:30 to 7:30 ng gabi, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Leo Angelo Alcantara, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at June Martin Legaspi. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Katulong sa produksyon, Anching Cruz, creative consultant, Salvador M. Reales. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ni Phil Cruz. Hukumang pantahanan!